Alam mo, napakaganda ng paliwanag ni Billy Crawford kung bakit niya nagustuhan si Yorme. Sabi niya, simple. Totoo naman eh. Yun ang pinaka-description kay Isko. Simpleng pamamahala. Ano ibig sabihin? Kasi ho, marami ho tayong mga tumatakbong presidente na pinangako na lahat. Ipinangako na ang langit at lupa. Pinangako ang buwan. Si Yorme hindi ho. Simple lang. Simple lang ang pangako. Panoorin nyo ito ha. Hello everyone, this is Billy Crawford. Yeah, I'm here. Alam niyo po, ilang buwan na lang na election na. I realized how crucial this election is because unti-unti na tayong bumabangon sa pandemic. At hindi magiging madali ang trabaho ng susunod na mga officials na iboboto natin. They'll decide how we will rise above this challenge. Marami ang nangangarap, marami ang nangangako. Kaya I wanted to make my own stand on this coming election. Gusto ko ng pagbabago. Right. Hindi lang sa salita, wherefore, pati na rin sa gawa. Kailangan natin ng simpleng gobyerno para sa ikauunlad ng bawat Pilipino. Yan, that's the term, simpleng gobyerno. It's about time to make the government as simple as needed. Alam nyo kung bakit? Kasi ho, nakakasawa na yung mga style ni Pacquiao na ipapangako na lahat magkakaganito. Hindi, simple lang. Simple lang natin. Una muna ang tao. Kaya nga lagi sinasabi ni Yorme, di ba? Una muna ang utaw. Noong una, hindi ko maintindihan yung utaw-utaw niya. Tao lang pala yun. Simple lang, unahin muna ang tao. Yun ang importante sa kanya. Kailangan ba ng ganito? Simple ang sagot niya. Unahin ang tao. Kung ano yung makakabenefit sa ordinaryong Pilipino, yun ang unahin. Alam nyo kung bakit? Kasi ho, si Yorme, laki sa hirap. Ha? Hindi ka tulad ni isa, laki sa layaw. Laki sa nakaw. Yeah, prox. Hindi, si Yorme ho kasi laki sa hirap. Ano ibig sabihin ng laki sa hirap? Ikaw, mahirap ka. Bigyan ko kayo ng example. Tulad ko, mahirap. Mahirap makahanap ng maganda. Ng jowa. Yeah, mahirap. Hindi mo naman iisipin. Sino kaya ang magandang presidente? Sino kaya ang okay na senador? Sino kaya ang okay na gobernador? Sino kaya ang okay na mayor o congressman? Hindi mo isipin yun. Pag ikaw, ordinaryong Pilipino yung nasa, sabi nga eh, may hirap. Sabi ni Yorme, huwag na natin tawaging laylayan, kinahihiyan nyo pa. Dapat may hirap. Pag ikaw mahirap, hindi mo na may iisipin ano bang klaseng konstitusyon ang kailangan natin gawin sa bansang Pilipinas? Ano bang kailangan nating ayusin dito sa ating gobyerno? Hindi. Ang panawagan na mahirap, kailangan may pagkain ako. Kailangan merong oportunidad sa amin. Kailangan patas ang tingin ng batas sa amin. Diba? Yun lang eh. Padaliin ang buhay na mahihirap. Padaliin ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Yun lang oh. Hindi na sobrang bigat. Wala kaming pakialam sa ano ba yan? Anong klaseng tax yan? Real estate tax, income tax. Oh, ano, tam tax. Hey, wala kaming alam, mahirap kami. Ang importante sa amin makakain. 'Yun ang maganda kay Yorme. Ah, Garem, salamat po. Thank you very much, ha. Kailangan natin ay leader na kayang humarap sa anumang pagsubok. Leader na kayang punan ang pangangailangan ng mahihirap. Leader na sa tingin ko nagpapahalaga sa edukasyon at leader na kaya... Yan, Honey Logol, maraming salamat. Yan ang importante. Hindi sinasabing babaguhin ang edukasyon. Nagpapakita ng kahalagahan ng edukasyon. Alam mo, isa yan sa... Ito, walang biro. Aminin ko na, nung panahon na pinapanood ko yung... hindi pa ako Iskonians ito eh. Pinanood ko yung interview ni Yorme kay Tony... Tony Gonzaga. Nung nakita, napakinggan ko yung istorya ni Yorme. Sabi ko, hindi ako Skonyan si itong time ito. Ha? Binabatikos ko pa si Yorme nito eh. Sabi ko, lupit pala nitong tao na ito. I mean, hindi nakapag-aral dito. Walang kakayahan na mag-aral. Pero, pinalad na makapag-aral sa Amerika at sa ibang mga matitinding universidad. Ha? At pumasok ha. Hindi ho yung binigay lang na yung diploma kasi anak ka ng presidente. At may utang na loob kami sa presidente nyo.
So binigay na lang namin diploma. Hindi ho ganun. Ha? Hindi, siya ho ay talagang mula sa, alam mo yun, kasi naka-relate ako eh. Kasi ho, basta, naka-relate ako pagdating sa pag-aaral. Kasi sabi ko nga, ang lupit nitong maman to. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya, wala siyang kakayanan, pero nakapag-aral siya. Naipadala siya dito para mag-aral. Ibig sabihin, tama yung sinabi ni Billy, pinapahalagahan ng pag-aaral. So kung ikaw yung tao na yun, alam mo kung gaano ka-importante ang pag-aaral. Kung ikaw ang maging presidente, yun ang iyong ibibigay sa tao, pag-aaral. Diba? Kasi nga, naintindihan mo, hindi katulad nung presidenteng nakatanggap lang ng diploma. Paano niya pahahalagaan ang pag-aaral ng tao na hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mag-aaral? Hindi niya alam ang ibig sabihin ng isang estudyante, nakatanggap lang ng diploma. So paano mo paano yung tao na yon magpapahalaga sa pag-aaral kung hindi nga siya nag-aral? Diba, Billy? Yes, my friend. Paglaban ang ating bayan. Kaya ako, sa darating na Mayo, masasabi ko, daycare, magtatayo ng daycare. Tama na, please. Sobra kayong makalait eh. Ang mga judgmental kayo. Ayoko nang pansinin yun. Tawa ko ng tawa nung napakinggan ko yung interview na yun eh. Ayun naman. Huwag na yung daycare. Isko ako. Ayan. Ayan, isko siya, palakpakan. Ay nako, ang ganda. Hindi, kaya nga maganda ho kasi kita nyo naman na may dahilan siya bakit siya nag-isko, di ba? Ito pa. Ito yung ni-report ng ano, Rappler. Pakita ko lang. Di ba kanina pinakita natin yung naka-focus. Ito yung sa malayuan, no? Nabasa na rin kayo! Mababasa na rin kami! Kawawa yung camera ng mga ano. Nakikita niyo kami dyan sa likod? Tuloy ba tayo? Wala susuko? Tuloy na laban! Alam mo, eto ha, matatawa kayo. Ito ang momentum sa ground. Pero pagdating sa balita, iba ang momentum. Maniwala ho kayo. Kung gaano ka-intense ang tao, si Mocha pa lang ho nagsasalita. Ha? Pakinggan nyo ho, ito. Oh. Anim na taon po akong nabigyan ng pagkakataon na makapanilbihan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At isa lang po ang masasabi ko. Nakikita ko po kay Yorme, ang batang Pangulong Duterte. Ano bang ibig sabihin nito? Ano? Two joints. Sabi nila, masama daw ito. Masama po ba ito? Eh, taas nga natin. Sabihin natin, two joints. O, isa pa. Ano ito? God first. Alam niyo, nabubwisit ako. Doon sa mga nagsasabi. Ay, akala ko kay Trooper siya nabibwisit. Kasi nangangagat si Trooper. Hoy, Yorme, masama ito. Pero hindi ba mas nakakabwisit yung mga kumakandidato na Pangulo na hindi naman laki sa hirap? Yung mga Pangulo na kumakandidato na laging lotang. Ay, lotang? Sino yun? Gusto niyo ba ng Pangulo na spoiled? Ay, grabe gusto naman. Gusto niyo ba ng Pangulo na ang pinaninilbihan lamang ay yung mga mayayaman? Ang akin lang po, si Yorme po ba ay dadalhin natin sa Malacanang? Gusto po ba natin ang Pangulo na bilis kilos? Gusto pa natin ng Pangulo na abot kamay ng masang Pilipino? At yan ay si Yorme. Isigaw po natin, Yorme! Pagkapangulo! Dadalhin po ba natin siya sa Malacanang? Dadalhin ba natin siya sa Malacanang? Aya po, utang na loob, maawa po tayo sa bansa natin. Napakaganda ng sinimulan ni Pangulong Duterte. Huwag nating sayangin ito.
Huwag natin ibibigay ang Malacanang sa mga spoiled, sa lutang at walang alam sa buhay ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Magdasal po tayo at ilagay doon ang Pangulo na abot kamay ng ordinaryong Pilipino. Kaawaan tayo ng Diyos. Kaya po huwag nating sasayangin. Ayun lamang po bilang taga-Maynila, suportahan po natin ang susunod na Mayora, Hani Lacuna pala mga po natin, at ang buong team Ascenso Manilenyo. Huwag niyo pong kalilimutan ang ating party list din po. Anong pangalan ng ating party list? Anong numero? Boca Party List 80 sa balota para sa mga nanay, para sa mga nanay, para sa mga makananay at sa buong pamilya. Maraming salamat po. Isa na lang po, makasar lang sa mga buwisit. Oh, two joints! God first! Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat, Congresswoman. Diba yan lang ho, pinakita-kita nyo naman yung sigawan ng tao dyan. Ang lupito talaga. Diba? Kaya nga sabi ko nga, hindi man lang binalita yan masyado. Pero nung si Robredo, limpak-limpak. Ay, limpak-limpak, libo-libo. Sabi ko nga nung binabalita si Robredo, libo-libo. Ano, libo-libong binigay? Sa inyo? Hindi. Baka mamaya libo-libong binigay sa inyo, kaya libo-libo rin yung balita ninyo. Mainstream media, yung totoo. I mean, eto, sabi ko sa inyo, kunaan niyan kayo nung sa Maynila, pusta ko sa inyo, kikilabutan ho kayo. Grabe ho talaga. Si Moka pa lang po yan, lalo na ho nung si Pangulong Yorme na ho nagsalita. Grabe ho. Wala na ho ako nun. Pero grabe ho talaga, lupit. Grabe ho, sobra talaga yung mga naganap at sinabi ni Yorme noon. Iyan ang totoo.